Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Sa pagtatapos ng What's Wrong with Secretary Kim, hindi makapaniwala si Kim Chu. Labis niyang kinalungkot ito. Tila nga nabitin siya sa 40 episode nila ni Paulo Abellino. Maraming mga fans din ang nalungkot dahil unti-unting nagwawakas ang mga proyekto na pinagbibidahan ng kanilang sinusuportahan na tambalan, which is itong Kim Pao. Sa mga susunod na linggo ay magwawakas na din kasi ang linlang na napapanood po sa TV5. Kaya ang tanong ng ilan, saan naman nila susubaybayan ang Kim Pao? May new movie ba sila? Bago natin talakayin yan, narito muna ang madamdaming mensahe ni Kim Chu sa pagtatapos ng What's Wrong with Secretary Kim. Secretary Kim signing off. Thank you, #WWWSKPH, episode 40 out of 40. It's been days since we finished, but I still can't believe we are now on our last episodes. As I close another character I played, I always learn something or have this takeaway trait that I will keep inside my pocket as I turn my back to that particular role. There were so many doubt, confusion, fear, and unsure thought, but all I did was trust the process. Surprisingly, everything went smoothly and the boat sailed perfectly. I leave my fears and doubt behind. Thank you to the captain of our ship, Direk C.B. Obidanes, for the patience and guidance throughout the series, and to my leading man, Paulo Abellino, for accepting the role and having my back during those tough days. To the BU Philippines team, Miss Big Bad Bawang, thank you for your trust and support. Thank you to our entire staff and crew and my co-actors. You guys are the best. Grabe, everyone brought their A-game sa set, like literally everyone. Hashtag teamwork makes the dream work. It is. Also, thank you to my Dreamscape PH family. Maraming salamat. And to Sir Dio, thank you po ng sobra-sobra. I know you are watching us from up above. I hope we made you proud. We miss you and this project is for you. So itong What's Wrong with Secretary Kim 40 out of 40 episodes ay pwede nyo na pong mapanood sa BU Philippines app. Time to binge watch kompleto ng episodes from start to finish. Download the BU app now. And also available din po sa PreTV every Saturday and Sunday 7 p.m. And ito nga po yung isa sa komento ng isang supporters po ng Kim Pao and syempre supporters ng What's Wrong with Secretary Kim. Sabi dito ni Ma'am Chanda Bilyahos, "That is why when the two of you are soaring high, I started praying because I don't want this partnership team up to be phenomenal that will only end, but I want it to be a glowing and flowing blessings for the boat and all around the globe. Stay humble and let God be the center of your team up life, both private and public, wherever your hearts are, we too are contented with it. Just be yourself and trust God above all. I was a fan. Watch it. I don't know how many times at Netflix, the Korean, and at online and TV, the Filipino adaptation of What's Wrong with Secretary Kim. My stress reliever. Thank you." So nag-uumapaw talaga yung suporta ng mga fans ng Kim Pao sa kanilang mga kinabibilangan na proyekto. At dahil nga unti-unti na pong nagtatapos ang pinagsamahang proyekto nila Kim Chu at Paulo Abellino, ang tanong ng maraming supporters ay may bagong project ba together ang Kim Pao? Kasi mamiss namin sila agad. Ang sagot po, ayon sa ating very reliable source, ay meron. Ang patunay ay pinost na po sa Twitter at na-screenshot naman ito ng panatikong page ng Kim Pao. Mula nga sa Kim Pao fan page, wow, confirm, magkakamovie sila.
Mula po itong post na to sa Twitter na ngayon ay X, sa post po ni Eric John Salot. Sabi dito, confirm na tuloy na ang kauna-unahang movie nila together. May new project agad ang Kim Pao na tsak ay magiging blockbuster ito sa sinihan. Sa daming nag-aabang at nagmamahal ng tambalang ito, nakikita ko na po yung mangyayari sa unang araw pa lang nito sa mga sinihan. At hindi lang yan, dahil sa lakas ng suporta ninyo, possible na meron ulit na project ang Kim Pao sa prime time. Ika nga nila, kung may magwawakas, may bagong simulang magbubukas ulit ng pintuan. Kaya huwag kayong malungkot, mga kakimpaw, dama kayo ng ABS-CBN Management. Samantalang talakay naman natin ang tungkol sa binuking po ng direktor ng What's Wrong with Secretary Kim na si Chad Bidanes. So nakapanayan po siya ng ABS-CBN reporters. Ito ay kaugnay ng pagtatapos ng What's Wrong with Secretary Kim. Aniya, very professional sila Kim Chu at Paolo Abellino sa mga sensitibong eksena nila sa What's Wrong with Secretary Kim. Aniya, sa bed scene ng Kim Pao, the whole bed scene ay tumagal po ng 3 oras. Yes po, 3 oras. Katunayan niyan, naka one take lang ang Kim Pao sa simula po ng eksena. Pero yung sa bed scene daw, multiple. Kasi kinakailangan ito ng maraming anggulo at mahirap yun sa part ng artista. At ang kinagulat pa nga po ng reporter na nakapanayan po nitong si Chad Bidanes, director ng What's Wrong with Secretary Kim, binuking po ng director na to na may mga joke pa daw sa set sila Kim Chu at Paolo Abellino na konti na lang magiging sila na. Kaso hindi po maalala ng director kung sino yung nagsabi noon, kung si Kim Chu ba or si Paolo Abellino. Itong pagbubuking na ginawa po nitong si Chad Bidanes ay kinakilig ng maraming Kim Pao universe. So anong say nyo dito, kinilig na naman ba ang Kim Pao universe? Nako, ito ang mas nakakilig. Ang ilan sa mga fans club po ng Kim Pao ay may mga pa-charity. Marami po nilang natutulungan katulad na lang nito. At hindi lang po yan. Nag-post na din ng isang netizen sa Twitter. Sabi niya, the inaugural project for Father's Day celebration has been completed. A total of 100 household goods have been prepared for distribution in the Batangas City area. This is just the glimpse of our project. At eto nga po ang ilan sa mga picture na mga grocery na ipapamigay po nila dyan sa Batangas City kaugnay po ng paparating na Father's Day. Grabe no, nakakatuwa lang kasi itong Kim Pao, tambalang Kim Pao ay nagagamit po or nagiging instrumento para makatulong at makapagbahagi po ng blessings sa iba. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.